Kumusta, dear? Matanong ko lang, naisip mo ba kung bakit minsan ay kailangan pang mawalay sa pamilya para lang matupad ang ating mga pangarap? Hindi ba't pwede namang kasama natin sila habang kumakayod at gumagapang para sa ikagiginhawa ng buhay? Ganito ba talaga ang kapalaran ng isang tinatawag na haligi ng tahanan? Walang mapagsidla ng saya noong nakatanggap ka ng tawag mula sa trabahong matagal mo nang inaasam. Na sa wakas, matapos ang ilang buwang paghihintay, ay sinabi na natanggap ka na. At nagliwanag ang mundo mo. Dahil sa wakas ay may pagkakataon ka ng bigyang kulay at tuparin ang mga minimithing pangarap ng iyong pamilya. Yun nga lang, ang kapalit ay kailangan mong magpakalayo-layo sa kanila. Saya na may halong kirot. Yan ang naramdaman mo dahil naisip mo na mahabang panahon kang mawawalay sa iyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na sa iyong asawa at anak. Sa iyong pagharap sa panibagong oportunidad, paroroon ka sa isang malayong lupain sa kabilang panig ng mundo. Sa isang banyagang bansa kung saan hindi ka pamilyar, wala kang alam kung paano ka magsisimula at makikisalamuha. Baon-baon lamang ang iyong lakas ng loob, mga pangarap at panalangin na maingatan ka nawa ng Panginoon sa lahat ng iyong tatahakin sa bagong mundo na iyong papasukan. Walang pag-aatubili o pagdadalawang isip. Nakipagsapalaran ka. Bit-bit ang maletang itim na binigay ng iyong ina. Habang nag-e-empake ay hindi maitago ang nangingilid mong luha sa iyong mga mata. Na isang pikit lang ay siguradong papatak sa mga bagaheng bit-bit mo sa iyong pagbiyahe. Hindi rin maitago ang lungkot mo habang pinapaanood ang iyong mga musmus na anak na walang kaalam-alam sa kung saan ka pupunta. Ang palusot mo lang ay luluwas ka ng Maynila. Pero hindi nila alam na baka sa susunod na Pasko o kanilang kaarawan ay wala ka para sa tabi nila para mapaghandaan. Hindi mo rin matigilan ang paghalik at pagyakap sa kanila. Na siguradong hahanap-hanapin mo ang init ng bawat yapos at init ng kanilang pagmamahal. Hanggang sa dumating ang araw na itinakda. Isang hindi malilimutang tagpo sa airport kung saan ang huli ninyong pagsasama at pagkikita. Habang lumuluha ang mga mahal mo sa buhay, sumabay naman ang pag-iyak ng langit dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Hindi mapigilan ang mahigpit na iyong pagyakap sa iyong asawa at mga anak. Dumating ang oras na kailangan mo nang pumasok. Habang sila'y kumakaway sa iyo na papalayo ng papalayo, at wala ng atrasan. Kapansin-pansin ang hindi mo paglingon sa kanila pabalik habang nagbubuntong hininga sa luha na pigil kang ilabas. Hindi man nila nakita pero naluluha ka na rin sa sakit na sa unang pagkakataon ay mawawalay ka sa iyong pamilya. Pero gaya ng isang magiting na ama, taas noong mong hinarap ang hinaharap na buhay. Totoo ngang ang mga paliparan ang pinakamasaya at pinakamalungkot na lugar sa buong mundo.
Dito sinasalubong ang mga mahal sa buhay na nawalay sa loob ng maraming taon. At dito rin ang huling tagpuan ng mga pamilyang mawawalay sa kanilang mga mahal. Kahit nakakapagod ang trabaho, tila napapawi sa bawat pagtunog ng telepono. Naaalala mo ba ang saya sa mukha ng iyong asawa at mga anak tuwing tatawag ka sa kanila? Ang mga katagang, "I miss you, Papa." At "I love you, Mahal." Ang inspirasyon mo sa bawat araw. Kahit malayo ka sa kanila, kampante ka dahil ligtas sila at nagagamit sa tama ang bawat sentimong pinapadala mo sa kanila. Ilang taon na ang lumilipas at naghihintay ka pa rin ng pagkakataong makauwi sa Pilipinas. Huwag kang mawawala ng pag-asa, dear. Dahil sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, papalapit ka ng papalapit sa mga pangarap mo. Hindi man matanaw, hindi man matiyak ang paroroonan, panghawakang ikaw ay makararating.